May isang komunidad sa Maynila na naglalarawan ng pagkakaisa ng dalawang kulturang Incik at Pilipino. Halina't tukmasin natin ang matatagong yaman ng kulturang Incik sa Binondo. Tara, sama kayo sa biyahe namin. Ang Binondo ang pangunahing tinitirhan ng mga imigranteng Chino sa Pilipinas. Galing ang salitang Binondo sa salitang Binundok. Ito ay kilala noon bilang Extramuros dahil nasa labas ito ng Intramuros na noon ay sentro ng pamahalaan ng mga Kastila. Naging matingkad ang kulturang Chino sa Binondo na naging sentro ng atraksyon. But wait, there's more! Ang Binondo rin ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo at kabilang ito sa World's Best Chinatown ayon sa CNN Travel. Tuklasin natin ang mga kwento sa likod ng Binondo Church. Noong 1596, itinayo ang isang napakagandang simbahan dito sa Binondo. Ito ang Binondo Church. Nandito na kami sa Binondo Church. Napakarami ng pinagdaanan ng simbahan na ito, pero nanatili pa rin ang magandang arkitektura nito na may halong Espanyol, Pilipino, at Chino. Dahil laganap ang Kristyanismo noong panahon ng mga Espanyol, naging lugar ng pananampalataya ito ng mga Kristyanong Chino. Dito din nagtrabaho at lumaki ang pinakaunang santong Pilipino na si San Lorenzo Ruiz. Siya pala ay may dugong Chino. Sa simbahang din ito, ikinasal ang isa sa ating mga bayani na si Andres Bonifacio. Depende sa araw, may araw na maraming araw. Kasi yung marami na pinukuban nila yung sa Chinese calendar, Uno at saka Ikin. Sa Chinese calendar. Mga ilang oras po silang nagsasambat ko dyan? Yung iba matagal, iba sandali. So, tapos yung mga Chinese or Filipino Chinese? May Filipino Chinese. Pero mas malamit yung Chinese. Sa ngayon, mas malamit yung Chinese. Kaya nang naanong pa? Filipino. Ay, hindi mo pala ngayon. Ano itong mga mainitin si Bindita? Para sa Bindita, yan yung ginagawa niya. Yan, ginagamit yan sa pangalan yung ino-offer nila yan. Kapag 15 sa Chinese, o kaya Uno. Sa Chinese calendar. Yan ang ino-offer nila. Pero naka na mag-Chinese ko. Bukas ang templong ito sa lahat. Nasaksihan namin ang ginagawa ng isang Incik. Ito daw ay inaalay tuwing nagpapasalamat sila sa kanilang Panginoon. Mga pulang ito na nakasabit sa pader ay mga pangalan ng mga tao nagbibigay donasyon sa templo. Napapalitan ito buwan-buwan. Nagugutom na ba kayo?
Tara, tikman natin ang mga pagkaing Inchik. Dahil kilala ang mga Inchik sa pagnenegosyo at talagang sikat ang mga pagkain nila, minabuti naming mas ikutin ang Binondo. Tunay na kilala ang mga Chino dahil sa kanilang mga pagkain tulad ng hopya, tikoy, siopaw, pansit at iba pa. Inikot namin ang Chinatown at nakita ang mga iba't ibang tindahan ng kanilang mga pagkain. Isa na dito ang sikat na Eng Bitin, na tindahan ng pinakamasarap na hopya at tikoy. Ang hopya ay dinala ng mga unang Inchik sa Pilipinas. Original na flavor nito ay monggo. Dahil nag-iiba ang panlasa natin, nagkaroon na ito ng iba't ibang flavors tulad ng ube at pandan. Isa pa sa mga paborito nating kinakain ay ang tikoy. Ito ay isang matamis at malagkit na pagkain ng mga Inchik na niluluto sa pamamagitan ng pagpapasingaw o pagprito rito. Ito ay pampaswerte ng simbolo ng mga Inchik tuwing sasapit ang Chinese New Year dahil ito ay bilog at malagkit. Iba pa sa mga sikat na tindahan na nadaanan namin ay ang President Grand Palace Restaurant. Susunod ay ang Masuki na dating Mahong Mami. Mami! Siopaw! Siomai! Yan ang specialty na Masuki. Fried siopaw sa Happy Delicious Kitchen at iba pa. Dahil gutom na kami, nagtungo kami sa Chuanki upang kumain ng... noodles! Next stop ay nagtungo naman kami sa isang mga sikat na tindahan ng hopya at iba pang delicacies ng mga Inchik para bumili ng mga pasalubong, ang Poland. Marami tayong mabibili dito na pagkain Inchik at garantisadong masarap ang mga ito. Nadaanan din namin ang mga nagtitinda ng prutas. Alam niyo ba na talagang napakarami at kakaiba ang mga prutas na tinitinda dito? Ibang klase ang mga laki nito kaysa sa mga tinitinda sa atin at talagang mukha silang masasarap. Tulad nitong sun-kissed, peras, mansanas, at syempre ang dragon fruit. Sumunod na pinuntahan namin ay ang mga bilihan ng mga pampaswerte. Ang mga Inchik ay naniniwala sa good luck charms o mas kilala natin bilang mga pampaswerte. Marami sa mga nagnenegosyo sa mga ito ay nasa Binondo. Tunay na napalaganap ng mga Chino ang kulturang ito dahil pati ang mga Pilipino ay tinatnang kilik at pinaniniwalaan ng mga pampaswerte ito. Ang mga lucky charms na ito tulad ng mga bracelet, kwintas at singsing ay mga bagay na nagbibigay swerte sa isang tao o kaya naman ay nag-aalis ng mga masasamang vibes at nagpapalayo sa kapahamakan. Ang iba naman ay ginagawang dekorasyon sa bahay, opisina, sasakyan at iba pa tulad ng mga figurine ni Buddha, dragon at iba pa. Dito din sa Binondo ay nakalat ang mga bilihan ng mga gintong alahas na mabibili sa murang halaga. May sarili ding mall ang Binondo at ito ay ang Lucky Chinatown. Hindi lamang sa pagnenegosyo nakatuon ang pansin ng mga Chino, may time din silang mag-relax at mag-shopping. Give me a little bit of a
Sa Binondo, nagaganap ang pinakasikat na selebrasyon ng mga Incheon. Ito ang pagsalubong nila sa kanilang bagong taon o ang Chinese New Year. Sa okasyon na ito ay nagkakaroon ng dragon dance at habang sinasayaw ito ay nakikisabay din ang mga paputok para mas lalong umingay dahil naniniwala ang mga Incheon na nagtataboy ito ng mga masasamang vibes. Taon-taon itong dinadagsa ng libu-libong katao na nagnanais masaksihan ang kulturang Chino. Dito sa Binondo, nagkakaisa ang mga Incheon at Pilipino. At ito ang naging tulay para magtagpo ang kultura ng dalawang magkaibang bansa. Tandaan na naging malaki ang naging kontribusyon at impluensya ng kulturang Chino sa ating kultura. Kaya dapat lamang natin itong respetuhin, galangin at pangalagaan.